Good evening. Let us pray that the liturgy of the word will deepen our understanding of the word of God, and our receiving Christ in the Eucharist will make us closer to him. In the liturgy of the word, prophet Nahum said, "See, upon the mountains there advances the bearer of good news, announcing peace. Celebrate your feasts with Judah, fulfill your vows." Announcing peace. How can we announce peace in our time today, when there is war in Ukraine and China is threatening because the Vice President of the United States visited Taiwan? Woe to the bloody city, according to the prophet, full of plunder, whose looting never stops. War in Ukraine. How can we announce peace? How can we be bearer of good news? In the gospel, the Lord said, "What profit would there be for one to gain the whole world, forfeit his life?" The iconic image of this saying of the uselessness of riches would be the image of Steve Jobs. Without him, there would be no Apple, no iPads, no iPhones. But the image was of him shortly before he died, became very thin. He was suffering from liver cancer, and they tried to do a transplant, did not hold. Hindi compatible yung DNA niya with the donor. So he died. Before he died, he said, "All the billions that I earned could not buy 1 minute to extend my life. I could not pay somebody $1 million to suffer and endure my pain. What profit would there be for one to gain the whole world, forfeit his life?" Ang ibig pong sabihin ng Panginoon dito, yung eternal life, yan. So paano natin mapaliwanag, especially to the young? As I said, we're concentrating on the young. Nagbago nga na kasi ang mundo, hindi masyadong nakaka-adapt yung mga Generation Z, yung mga teenagers, yung mga millennials. Nung panahon pa namin, since nagkamalay ako hanggang nag-college, halos ganun pa rin ang mundo eh. Ngayon, 6 na buwan lang, bago na yung na-invento ng science and technology. So our brains take some time to adapt. And if the changes are very fast and we have nothing or no one to hold on to, we will suffer vertigo. We will suffer from emotional distress. We will have mental health problems. So we should tell the young that the Lord said, "Whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it." Otherwise, there will be more mental health problems among the young. Sabi na ng mga psychologist at psychotherapist yan. Even before COVID-19, there was a mental health crisis among our young people. Hindi na natin alam ngayon, nagka-COVID eh. Hindi sila makalabas, hindi sila makagala, kasama ng kanilang mga barkada. Ano na kaya yung mga bata?
Eh, yung mga bata pa naman ngayon, parang mga seminarista, dumaan ako kanina, napakatahimik. Nung kami, hinahabol kami ng prefect, naghahabulan kami sa dorm. Kanina nakita ko, nasa bed nila, tumitingin nung. Sabi ng mga pare namin, pag umuwi sila, hindi na nila nakakausap yung kanilang mga pamangkin, grandniece. Eh, nasa 10 hours a day. Paano mapapakakausap yan? So, I beg you, before this start of the Mass, at the start of the Mass, please pray to the most sacred heart of Jesus, that priests, including nuns and catechists and church leaders, will be given the grace to touch the most hardened hearts. Nahaharden din yung mga bata dahil nadidisappointed sila sa atin eh. Sinira daw ang mundo. Pinutol natin lahat yung mga kahoy. Inukaan na lahat yung sinapupunan ni Inang Daigdig para kumuha ng oil at saka minerals. Wala nang matitira para sa kanila. So, global surveys, pinag-aaralan ko yung mga survey ng values ng youth. In general, most of them distrust the government, most of them distrust the corporations, and many of them distrust the church, especially after the scandal of the pedophile priests in the Catholic Church. So mas lalong mahirapan tayong mag-preach. Patigas na nga yung puso ng tao dahil sa kasalanang mana. Pagkatapos, mga pangyayari pa, they are disappointed. Then, wala na rin sila masyadong pangarap. Basta maka-enjoy sila, may white wine dyan, magmarihuana sila minsan, okay na sa kanila. Hindi kagaya nung una, yung mga magulang nila, yayaman ako. Ako ang magiging pinakamagaling na engineer. Hindi ko na masyadong nakikita sa mga bata ngayon niya. Siguro dahil dito sa dismay at our bad example. Pagkatapos, ang isa pa, sabi ng survey, lumalayo sila sa simbahan dahil yung sinasabi ng Bible sa Word of God, hindi nila ma-reconcile with the teaching of science. Nare-reconcile ko naman, pero hindi naman sila nakikinig sa akin. Nagtuturo ako ng creation eh. Nagtuturo ako ng cosmology, quantum physics eh. Madaling i-reconcile. Pero walang nagsasabi sa kanila doon sa baba. Siguro yung mga katikis, luma na rin ang pamamaraan na may mga picture-picture, drawing-drawing dyan. Iba na ang mga bata ngayon. Pray that priests and sisters and leaders of the church will be given the grace to touch the most hardened hearts, especially the heart of the young, hardened by their bitter experience with us. Parang si Gandhi. Sabi niya, I admire Christ, but I look down on the Christians because they are so unlike Christ. Sabi pa ni Nietzsche, tingnan mo itong mga Kristiyano, joy of the resurrection daw, ang hahaba naman ng mga muka. We are not giving daw a witness of the joy that comes from people awaiting the Son of Man coming in His kingdom. Minsan, sabi ni Pope Benedict, parang cafeteria Catholics ang marami. So, kung maganda para sa kanila, yung paniniwalaan nila. Pero kung hindi naman, parang sa Amerika, for example, may mga Katoliko, pero naniniwala ng abortion. Kasi ang mahalaga sa kanila, yung freedom daw ng bodies ng mga women. E body na rin yung nasa loob mo pag pinatanggal mo yan eh. In 6 weeks, the heart is already beating. Hindi ba body din yan? Pero sa Amerika, babayaran pa ang babae para magpa-abortion. Laking problema sa kanila ngayon yan. Sa atin din, akala mo, bawal. Ang dami-daming mga babaeng nagpapa-abortion sa labas ng Quiapo, mayroon dyan pampalaglak. So, titignan tayo ng mga bata, bakit pagkatapos mong magnobena sa Nazareno, kukuha ka noong
para malaglag yung anak mo dahil nabuntis ka na yung asawa mo nasa Saudi. When I was in Smoky Mountain, ang daming mga fetus na umiiyak yung mga scavengers eh, lalo na yung mga matatandaan ng babae. Binabasbasan ko yan. Doon na rin namin nililibing, wala na mga kaming perang pang padalan yan sa funeral parlor. Hardened hearts because of witnessing that is against what is being proclaimed. So let us pray for young people today. That's why we are here. Pag nagmisa tayo, we are consoled. Hindi naman kayo babalik-balik dito na puro sadness ang na... Pag nagmimisa ako, minsan nawawala ako sa sarili. Naliligayahan ako eh. After 50 years, hindi ako nawawala ng gana na magmisa. Araw-araw kung i-assign ako, mimisahan kaya. Naawa ako sa mga tao na walang pananampalataya kay Kristo at hindi maranasan yung joy na nararanasan ko at nararanasan ninyo. Yun ang ating ipanalangin ngayon. Huwag tayong makasarili na tayo lang. Anyway, we are consoled. Maligaya tayo dito. There are millions suffering from lack of meaning, from lack of a sense of purpose. Let us pray to the Sacred Heart of Jesus that they will also experience the joy, the peace. Yung sabi ng first reading ni Prophet Nahum, see, upon the mountains, there advances the bearer of good news announcing peace. Sana tayo ito. Sana tayo yung bearer of good news, especially to the young, especially to those with hardened hearts because of their bitter experience in the church. Binanggit ko na rito, nagsinod, utos ng Pope, kausapin ninyo yung mga tao, tanungin ninyo kung anong mga palapalagay nila. Ang lumabas, ang daming samaan ng loob ninyo sa kaparian. Ulit, I apologize, mga tao din kami, pero it's not a reason. May grace ng Espiritu Santo eh. Bakit lagi kang asungot pag may mga tao na bumibisita sa'yo? Nagmimisa ka, patapos sisigawan mo na kaagad yung mga tao doon sa labas. Yun ang aking point. Let us pray that we will be able to give good example. Pray for me, pray for my brother priests. To the most sacred heart of Jesus, grace prevails over nature if we only correspond and cooperate with the grace of God. Kahit ano pang samaan ng ugali natin, mababago natin yan eh. Kung gugustuhin natin at papayagan natin yung Diyos na baguhin tayo so that we can give good witness to the young. Then they will believe that Jesus is Lord and Savior. And then they will deny themselves, take up their crosses, and follow Jesus.